gising si Jobert ng ingay na yon. Nagkakagulo ang mga sakay ng bus at may tinitingnan na ang mga ito na sa tingin niya ay dahilan ng kaguluhan. Tinanggal niya ang nakalagay na headphone sa kanyang tainga. Saka nakiusyoso sa mga taong ang iba ay halos idikit na ang muka sa salamin ng bus para lamang makita ang nangyayari sa baba. Sumilip din siya upang makita ang tinitingnan ng mga tao. Aksidente. Isang malaking trahedya ang nasaksiyan niya sa kalsada ng EDSA. Halos tapat lamang ito ng Robinson's Galleria. Banggaan iyon na kinasangkutan ng tatlong sasakyan. Isang bus, isang taxi, at luxury car na Range Rover. Sa tindi ng tama ng mga sasakyan, malamang may patay dyan, sabi ng isang lalaki. Pwede. Siguro nga, ang bilis ng takbo ng bus. Mukhang iyon ang may kasalanan eh. Sambit ng isang babae. Sinagasa ang dalawa pang sasakyan. Baka nakabatak ang driver. Sambit ng isa pa. Nagsimulang umandar ang bus. Kabababa lamang noon ng mga pasahero sa Mega Mall. Nag-upuan na muli ang mga pasahero. Kanya-kanyang kwento ukol sa nasaksihang aksidente. Ang iba ay mukhang hindi makaget over doon. Halatang shock sa nasaksihan. Ang iba naman tila insensitibo na nakukuha pang magbiro sa naganap na aksidente. Ipinagkibit balikat na lang iyon ni Jobert. Wala naman siyang magagawa dahil nangyari na iyon. Muli niyang inilagay ang headphone sa kanyang mga tainga at nakinig ng mga paborito niyang music sa kanyang iPhone. Ilang minuto pa ang lumipas at pababa na siya sa kubaw. Papasok sa kanya sa trabaho. Staff siya sa HR department ng isang kumpanyang nagpa-publish ng mga libro na para sa mga mag-aaral mula nursery hanggang kuleyo. 2 taon na rin siya sa trabahong iyon at masaya naman siya. Maayos ang sahod at sadyang naggamit niya ang kursong kanyang natapos sa kuleyo. Marami siyang kasabay na naglalakad na tulad niya ay papasok din sa trabaho. Sa ganoong oras ay sadyang dagsa ang mga taong naghahabol para makasakay at makababa ng MRT patungo sa kanika nilang pinapasukan. Tahimik lang na naglalakad si Jobert habang patuloy na nakikinig ng music mula sa kanyang cellphone. Hindi niya alintana ang mga taong mabilis na naglalakad. Yung iba ay halos tumakbo na sa pagmamadali. Hindi kasi niya problema ang oras sa pagpasok. Hindi niya ugali ang malate sa trabaho. Bagkus ugali niyang maaging laging dumarating sa trabaho. Yun bang halos gwardya pa lang ang madarat na niya sa trabaho. Ganun siya kadedicated simulat sa pool na magtrabaho siya. Kaysa nga naman ipressure niya ang sarili sa paghabol ng oras sa pagpasok. Di gawin na lamang niyang maagang pumasok upang safe and sound na nasa trabaho siya sa paghudyat ng pagsisimula ng kanilang trabaho. Tulad ng kanyang inaasahan, siya ang unang dumating sa kanilang departamento. Time check, 7:10 a.m. Matagal na 8 a.m. Pero walang problema iyon sa kanya. Mas gusto niyang natatapos ng maaga ang lahat ng kanyang gawain
sa opisina. Pagkatapos ibaba ang dalang bag, ay binuksan niya ang kanyang desktop. May ilang letter siyang ipa-finalize at pagkatapos ay papipirmahan niya iyon kay Mrs. Quito, ang HR head. Wala pang 20 minutes ay natapos niya na ang sulat na kailangang papirmahan. Pagkatapos i-print iyon, ay inilagay niya iyon sa table ng boss para sa signature nito. Ang mga opisina sa building na iyon ay panay salamin ang mga bintana. Kaya naman ang bawat empleyado ay nagkakakitaan kahit na nasa ibang departamento ang bawat isa. Maglakad ka nga lang sa hallway at makikita mo ang ginagawa ng bawat empleyado sa iba't ibang tanggapan na madaraanan mo. Nang mga sandaling iyon ay may mangilan-ngilan na ring empleyado buhat sa ibang departamento ang nagdaratingan. Halos direktang nakikita niya mula sa kanyang pwesto ang opisina ng accounting department. Ha? Sino yun? May nakita siyang lalaki na pumasok sa opisina ng accounting. Medyo may edad na ito. Nakatalikod dito sa kanya pero parang kilala niya. Dahil lagi nga siyang maagang pumasok, ay kilala din niya ang mga empleyadong maagang pumapasok sa mga departamentong natatanaw niya mula sa kanilang opisina. At ang lalaking iyon, although parang kilala niya, ay pinagtataka niya dahil batid niyang walang empleyadong ganoong kaaga pumasok sa accounting department. Itinigil niya ang ginagawa at tumayo. Pilit niyang sinisino ang lalaking iyon. Pero hindi niya makita ang muka. Aywan kung bakit naisipan niyang tumungo sa accounting office upang alamin kung sino ang lalaking pumasok sa opisinang iyon. Sa labas ng opisina ay panay ang hanap niya sa lalaki. Pero hindi niya ito makita. Naisip niyang baka naman pumasok ito sa isa sa tatlong cubicle sa opisina kaya hindi niya makita. Pumasok siya sa loob at diretsong pupuntahan na niya ang isang cubicle. Pero nakakailang hakbang pa lang siya ay Mr. Jobert Agoncillo. Ha? Paglingon niya ay naroon ang lalaki. Hindi. Napaatras siya at nanginginig ang boses ng magsalita. Mang Tiyo? Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata. Nanginginig ba ako? Totoo bang nakikita kita, Mang Tiyo? Ha? Hindi mo pa nga alam. Hindi ko alam? Ang alin? Ang ano? Mang Tiyo? Nakikita mo ako, hindi ba? Oo. Ano na ba ako? Patay ka na, hindi ba? Nakangiting tumango ang lalaki. Panaginip ko lang ba ito? Umiling si Mang Tiyo. Patay ka na, pero bakit kita nakikita? Lumapit sa kanya si Mang Tiyo. Napahakbang naman siya. Palayo dito. Hindi niya maunawaan ang nangyayari. Ramdam niyang natatakot siya. Pero hindi lang
sa dahil may patay na nasa harap niya. Bagkus. Para sa kanyang sarili. Aywan kung bakit, pero parang may mali siyang nararamdaman. Halika, sumama ka sa akin. Nakatingin lamang siya kay Mang Pio nang akbayan siya nito. Anak ko! Ha? Huh? Mama? Nakita niya ang kanyang mama na may iniiyakang lalaki na nakahiga at hindi gumagalaw sa isang higaan na gawa sa metal. Duguan ang damit ng lalaki. Sige, lumapit ka. Ani ni Mang Pio sa kanya. Kinakabahan siyang lumapit sa inang patuloy ang pagpalahaw. Kumakabok ang kanyang dibdib, lalo na nang mapagmasdan ang suot ng lalaking iniiyakan ng kanyang ina. Damit niya iyon, polong puti at maong. Kilalang kilala niya ang damit na madalas niyang suotin. Shock at total disbelief. Iyon ang naramdaman nang makita niya ang lalaking iniiyakan ng kanyang mama. Siya na walang buhay. Siyang siya. Wasak ang kalahati ng kanyang muka at may butas sa kanyang dibdib na tagos hanggang likod. Aksidente kaninang umaga. Jobert, sa may EDSA, sakay ka sa bus na nawala ng preno at isa ka sa casualties. Hindi na niya pinatapos ang sasabihin pa ni Mang Pio. Hindi pa rin siya makapaniwala, subalit iyon ang nagdumilat sa katotohanan. Patay na siya. Katunayan ang malamig na bangkay na iniiyakan ng kanyang ina. Kaluluwa na lamang siyang naglalakbay sa lupa. Ang mga pangyayari sa bus, sa opisina, mga normal na gawaing akala niya ay ginagawa pa rin niya. Subalit, iyon ay bahagi na lamang ng paglalakbay ng kanyang kaluluwa. Hanggang sa kanyang realisasyon na hindi na pala siya tunay na nabubuhay sa lupa. Stories Philippines Podcast. Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast, o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link niyo sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.